Mangalangga, ang topic natin ngayon is all about how to subtract fractions to a whole number. So, ito ibe, kapag ang isusubtract natin ay whole number sa fraction, ang gagawin natin ay regroup natin ang whole number. So, paano ba natin gawin? Ang gawin natin, itong 5, i-regroup natin, ihiwalay natin yung 1. So, buwasan lang yan. So, i-ano lang natin? I-regroup lang. So, yung 4 plus 1. 4 plus 1 is equal to 5. So, itong minus 1 over 6, kopyahin lang natin na sa baba. So, ngayon, itong denominator natin, gamitin natin sa regrouping. So, itong 6, i-divide din natin sa 6. So, kung ano yung denominator mo, yun yung gagamitin natin sa pag-regroup. So, yung 6 over 6, yan ay, ang equivalent nito ay 1. Kaya, si itong 6 over 6 at 1, parehas lang, pwede nating ipalit yung 1 ng 6 over 6. So, ganito yung gagawin natin. Upahin natin, tapos yung plus, yung 1, gawin natin 6 over 6 kasi parehas lang naman yun sila. Tapos, ima-minus lang din natin. So, yung ibaba lang natin yung 1 over 6. So, itong 4 plus 5, 4 plus 6 over 6, 4 plus 6 over 6 can be written as 4 6 over 6. Pwede na siyang maging fraction. Then, ibaba lang din natin yung 1 over 6. So, itong whole number natin, yung whole number natin na 4, ilagay lang muna natin dito, isulat. Tapos, itong, kasi similar fraction, itong 6, pwede na natin i-minus sa 1. So, 6 minus 1 is 5. So, kung ano yung denominator natin, kopyahin lang din natin. So, ito na yung final answer natin. So, ito ang sagot sa 5 minus 1 over 6 is equal to 4. 5 over 6. 4 and 5 over 6. So, ito lang. Alright. Another example. Ano yung, iwalay natin yung 1, i-regroup natin yung 12. So, ano na yung, ano, regroup ng 12? Be, ihiwalay lang natin yung 1. Ano? 11 plus, ano i-plus natin para maging 12? 11 plus 1. 11 plus 1 is 12. Loading. So, minus 7 over 13. So, ngayon, tingnan na natin yung denominator natin. Ang denominator, divide natin din sa numerator. So, 13 over 13 is equal to, ano nga ibig sabihin ng 13 over 13? Ano ang sagot? 1. So, itong 1 dyan be, 11 plus, pwede nating palitan, substitute natin ng 13. Ng 13 over 13. Itong 1 natin, pinalitan natin ng 13 over 13 minus 7 over 13. So, ito ay magiging 11 13 over 13 minus 7 over 13. So, pwede natin i-ano, diba? Pag-subtract na natin yung 13 sa 7. Ano ang sagot? So, dito, yung whole number nilagay na natin. So, if pag-subtract na natin yung 13 sa 7, so, ang sagot ay 6. So, ano yung magiging denominator natin? 3.
13. Ayan. So, ito yung sagot ng 12 minus 7 over 13. So, mag-regroup lang tayo niya. I-regroup lang natin kapag whole number minus fraction. Yan lang yung tandaan mo. Whole number. So, ito na yung final answer natin. Okay?